dalawang dalagita ang dalawang araw na kinulong at halinhinang ginahasa ng tatlong lalaki sa Maynila. Ang mga suspect nakilala lang daw ng mga biktima sa social media bago sila nag-inuman. May report si Von Aquino. Ayun! Emosyonal ang dalagitang ito na makaharap si Alejandro Guerrera, isa sa maumanoy humalay sa kanya at kanyang kaibigan. Sinalakay ng Baseco Police Station ang 12th Street sa Port Area, Maynila, kung saan nakatira ang tatlong suspect na gumahasa umano at nagkulong sa magkaibigang biktima na edad 13 at 14. Dito natuntun at dinampot si Michael Andrade. Maya-maya. Nakatakas ang isa pa sa mga suspect. Sa salaysay ng mga biktima, nakilala nila sa social media ang mga suspect. Nag-meet up daw po sila, meet up. You know, after meet up, nag-invite, naiinom, dinala ko sa isa bahay po ng mga suspect. And then for 2 days po, yun po, may na nangyari yung panghahalay. Kasi po, nakatakas po sila nung nanay. Na nakita namin sila, nakita ko, talaga nanginginig sila sa takot. Ma'am. Isa ko sa requirements is to magkaroon ng medical legal. Examine mo sila. And based doon sa outcome mo ng examination, nakita nga ako na naabuso sila. Positibong kinilala ng mga biktima ang dalawang inarestong suspect. Hindi po namin masasagot yan, ma'am, yung tanong yun sa korte na lang po namin anin. Sagutin, ma'am. Sa korte na lang po. Sa korte na lang po namin sasagutin yung mga tanungan nyo, ma'am. Na-inquest na sila para sa mga kasong statutory rape at illegal detention. May lead na raw mga pulis sa ikatlong suspect. And also, we are appealing to the parents and relatives ng suspect na sana sumurrender na lang sila. Kasi ginawa niya, sana po, magbayaran namin po. Ito, paano ako po. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News.